Mapalo naman sa mahigit 200,000 ang bumisita sa Manila South Cemetery ngayong araw. Sa kabilayan ng mga pag-ulan, naroon ngayon si Karen Villanda live. Karen? Dayan, hindi natuloy kanina ng alas 5 ng hapon na isara ang gate ng Manila South Cemetery, kundi nagbigay pa nga no, ng 1-hour extension para sa mga nais bumisita sa kanilang namayapang mahal sa buhay. Ito ya bilang konsiderasyon na rin, Dayan, sa naging maulan na maghapon. Kahit na bahagyang lumalakas ang patak ng ulan, bandang alas 3 ng hapon, hindi pa rin nagpatinag ang mag-anak na ito. Makapagtirik lang ng kandila at maglaan ng kaunting oras para makasamang kanilang mahal sa buhay. Pero nang tuluyang lumakas ang ulan at nabasa na pati ang kanilang mga pagkain, nagpa siya ng umuwi na maaga sila na naipurifikasyon. Kaya nga po, alis na rin kami dahil ano, medyo basa na kami. Sacrifice naman kahit papano kasi minsan lang naman kami dumalaw dito. Ilan lamang sila sa libo-libong dumalaw ngayong araw ng undas sa Manila South Cemetery. Pagpatak pa lang ng alas 5 ng umaga kanina, dumagsana kaagad ang mga tao. Umiisip ko yung mga bata, baka mamaya umulan na naman mamaya. Tapos yung mahirap sumakay, yung crowded na pagpasok, makikigulo kami at least. Nakapasok kami rito ng safe, nakapasok kami ng maluwag pa. Nagsikip ang entrada ng sementeryo dahil sa dami ng mga dumadalaw. Ang mga bata, nilalagyan ng name tag sakaling mahiwalay sa mga magulang. Kahon-kahon na rin ang mga nakumpiskang ipinagbabawal na gamit tulad ng sigarilyo, lighter, matutuli sa bagay at mga maaring pagmulan ng sunog. May ilan namang inatake ng alta presyon. Tutuloy ako, nandito na ako eh. Oo, ngayon ko lang mabibisita ang mga magulang ko eh. Tsaka nagpapahinga lang ko kasi mataas. Ang hirap. Para hindi lahat mag-ipon sa main gate, nagbukas ang ilang lagusan mula sa Katipunan at Metropolitan Avenue gamit ang hagdan na ito. Pero ang mga matatanda, hirap na makadaana. Gano'n po kataas? Taas. Parang sa EDSA. Main entrance, maraming tao kasi, di ba? Kaya naisip namin, dito na lang kami. At saka mababait yung mga ano nyo. Sa tala ng Manila South Cemetery, alas 3 pa lang ng hapon ay umakyat na sa 210,000 ang bilang ng mga dumadalaw sa sementeryo. Di hamak na mas mataas ito. Sa 200,000 lamang ng suma total na dumalaw noong nakarang taon, magmula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dahil wala na kasing restrictions dulot ng COVID-19 pandemic, di tulad noong nakarang taon, marami na ang nagdala ng mga bata at nagpunta ng mga senior citizen. Pagpatak na alas 5 ng hapon, hindi pa isinara ang gate ng Manila South Cemetery. Binigyan pa ng isang oras sa extension ang mga bibisita sa sementeryo. Ang mga nasa loob na ng sementeryo, pinayagan naman natili hanggang alas 7 ng gabi. Ipinagbabawal kasi dito ang overnight. Kasi, syempre po, malaki po itong Manila South Cemetery. Hindi naman po well-lighted yung lahat ng lugar. Kung baga ang lighted lang po dito, yung mga main streets po. Eh yung mga ibang libingan po, medyo nasa ano. Pag madilim po, alam niyo naman po, maraming pwedeng mangyari. Eh yun po ang sinisiguro natin na mapigilan po. Para sa mga hindi nakadalaw ngayong araw, bukas pa ang Manila South Cemetery bukas ang alas 5 na madaling araw hanggang alas 5 ulit ang hapon. Pero pagdating ng November 3, balik na sa regular na operasyon ng sementeryo kung saan bukas ito magmula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dayan, umabot sa 450,000 yung bilang ng mga dumalaw dito sa Manila South Cemetery. Doble ito no, ng mga bumisita noong nakarang taon na nasa 200,000 lamang. Pero dahil doble nga yan, inaasahan Dayan na doble rin yung mga basurang maiiwan ng mga bumisita dito sa Manila South Cemetery. Kaya naman po sa mga bumisita dito at nandito pa rin ngayon sa loob ng sementeryo dahil pinayagan sila hanggang 7 PM na manatili dito no, yung mga nakapasok na siguraduhin po na dala nyo papalabas ang inyong mga basura. And update lang Dayan, no? Strictly 6 PM. After ng 6 PM ay hindi na po pwedeng makapasok dito sa Manila. Maraming salamat sa iyo, Karen Villanda, nag-ulat ng live mula dyan sa Manila South Cemetery.